What is up, guys? So ngayon po magbibigay po tayo ng ating analysis doon po sa initial senatorial slate na nilabas po ng PDP Laban kanina. Nagbibigay po sila ng 5 pangalan ng mga ipapatakbuhin nila na senatoriable sa 2022 elections. Kasabay po ito nung kanilang announcement na si Pangulong Duterte ay tinanggap na ang nominasyon nila bilang VP candidate naman para sa eleksyon. Hindi pa natin alam kung si Senator Bongo ay tinanggap na yung para sa pagkapangulo na. So PDP Laban gumagawa ng mga sariling diskarte nila sa susunod na eleksyon na mukhang hiwalay sa diskarte nung Run Sara Run. So itong sa PDP Laban may sariling diskarte, mukhang ito yung mga grupo ng mga kabinete ni Pangulong Duterte. So may sarili silang diskarte, pakiramdam siguro nila pag si Sara nang naupo, iba na, ibang grupo na yung magpapatakbo. So, i-analyze natin isa-isa yung mga 5 pangalan dito. Sa akin, ang may pinakamalaking chance sa kanila, si Secretary Mark Villar. Of course, alam naman natin, mga Villar, kilala na yan buong bansa. Parehong naging senador yung kanyang magulang. At ngayon nga, incumbent pa rin yung kanyang nanay, na Cynthia Villar. And alam naman natin, pagdating sa budget, hindi na uubusan itong mga Villar. At yung kanyang ama ay ang pinakamayamang Pilipino, according sa Forbes, diba? Siyang pinakamayaman sa mga bilyonaryo sa Pilipinas. So definitely pagdating sa mga TV commercials, uulan ng mga TV commercials, uulan ng mga radio ads. Sa ngayon pa lang, makikita mo na si Mark Villar kung saan-saan. Makita mo siya kay OG Diaz, kay Tony Gonzaga sa mga YouTube channel nila. So social media, malakas din kayang-kayang gastusan din nila Mark Villar. And Tri-Media, billboard, lahat ng lupa nila lalagyan ng mukha ni Mark Villar. So definitely, itong si Mark Villar, malaki ang chance para manalo sa pagka-senador. And sa lahat ng mga cabinet secretary, siya yung may best chance to win. Ang nagulat lang ako, kasi alam ko si Mark Villar, nasyonalista, yung partido ng kanyang ama, baka i-adapt na din siya ng PDP Laban. So kasama niya yung mga existing na mga cabinet secretary sa Duterte administration. Okay? So sumunod kay Mark Villar na tingin ko ay may chance ang manalo ay si Rodante Marcoleta. Okay, si Rodante Marcoleta, akala ko hindi tatakbo kasi he is membro ng iglesia, bawal tumakbo sa mga posisyon ng elected position ang mga membro ng iglesia sa pagkakaalam ko. So kailangan niya yatang magbitiw muna sa iglesia para tumakbo bilang senador. So I'm not really sure kung ganun ba yung gagawin ni Rodante, pero siya yung pinupush ng PDP Laban. And sa akin, ang prediction ko dito, si Rodante ang makakakuha nung DDS votes na nagpanalo kay Senator Bongo, kay Bato. So ang makakakuha niyan si Rodante Marcoleta. Nag-trending siya last year dun sa ABS-CBN hearing. Isa siya dun sa mga nag-push and mga talagang tumulak na ipasara yung ABS-CBN, at yan yung nag-galvanize together yung mga DDS supporters dahil dyan. So we will probably get that vote, yung nagpanalo kay Senator Bongo, yung mga talagang masasabi nating diehard na mga makaduterte, mapupunta dito kay Rodante Marcoleta. And of course, tingin ko hindi naman siya papabayaan ng Iglesia ni Cristo. So, itong si Rodante ay malaki din yung chance, tingin ko. Sumunod kay Mark Villar, tingin ko ang susunod na may chance is itong si Rodante Marcoleta. Okay? Sumunod natin pag-usapan si Arthur Tugade. Maganda yung performance ni Arthur Tugade bilang secretary do sa transportation. Ang daming proyekto, ang ganda nagawa, in fairness to him. Marami siyang project na gustong-gusto ko. Parang yung sa EDSA, yung ginawa nilang bus rapid transit system. Gustong-gusto ko 'yon. And yung mga iba pang mga na-improve niyan, mga airport and mga lahat ng mga improvement na 'yon. Pero ganun pa man tingin ko ang problema niya, kailangan ipakita niya yung kanyang personality. Mas lumabas siya sa social media, mas ipakita niya yung kanyang mga kakayahan o yung kanyang personalidad bilang Arthur Tugade. Kasi nakikita lang ng mga tao yung mga proyekto niya, yung mga ginagawa niya. So hindi siya masyadong kilala. So tingin ko kailangan magpalabas pa itong si Arthur Tugade ng kanyang mga gagawin, kung ano yung mga plano niya kung saan ay mahalal na senador. Sumunod naman si Gregorio Honasan. So si Gregorio Honasan, of course dating senador, pero lately wala masyadong ingay. So I don't think na itong si Gregorio Honasan ay ganun kalaki yung chance para manalo sa
ganun kalaki yung chance para manalo ulit, makabalik sa Senado. Kasi ang daming magbabalik eh. Ang daming magbabalik sa Senado. Nandyan sila Loren Legarda, nandyan sila Chis Escudero, tapos yung mga re-electionist pa. So, I don't think na kumamahirapan si Gringo na, na makabalik sa Senado. Kasi yung kanyang... dapat nga sa DICT pagdating sa mga social media and sa mga online, dapat yun doon mas lamang si Gringo, pero hindi mo masyadong maramdaman eh, hindi mo masyadong maramdaman yung presence. And masikip yung senatorial na battle ngayong 2022, so mahirapan si Gringo tingin ko. Pero of course, sa name recall, kilala siya, dati siyang senador, so may chance pa rin. Pero tingnan natin kung ano yung magiging diskarte niya from now hanggang sa election. Lastly, si Salvador Panelo. Medyo naiinis ako, medyo nakakainis magsalita itong si Sal Panelo eh. So I'm not really sure ah, kung unless i-push siya talaga ni President Duterte. Pero talagang minsan nakakairita minsan eh. Alam mo, matalino naman siya. And magaling naman siyang kakampi ni Pangulong Duterte. Kung ano yung kailangan ni Pangulong Duterte, nadi-deliver naman to Sal Panelo. Pero yung kanyang attractiveness sa masa, hindi ko pa makita eh. So kailangan siguro yun yung gawa niya ng paraan. And masyadong may dating kasi itong si Sal Panelo na arrogante. Pero ganyan lang naman siguro yung personality niya. Mabait naman siguro itong si Sal Panelo. Pero may pagka-arrogante minsan yung labas niya. So I don't think that reflects well pag sa masa. So let's see kung ano yung gagawin niya. So sila ay kakampi ng administrasyon. So marami silang paraan para may panalo. Maraming yung makinarya nandiyan kakampi nila. So tingnan natin. So yun po yung initial na review ko sa senatorial slate ng PDP Laban. Aralin din natin yun sa mga ibang kandidato. Okay guys, so thank you very much po. See you po sa next video.